Nilooban at pinagsasaksak sa mata. Iyan ang sinapit ng isang dentista sa Cebu matapos saktan ng hindi pa nakikilalang suspect na nagpanggap na delivery rider. May ulat si Jesse Atienza. Kabado ng aming makausap si Mary Joy. Dahil sa clinic na katabi ng kanilang opisina, pinagsasaksak ang isang dentista ng hindi pa kilalang mga salarin. Bago pa lang din silang nangungupahan sa commercial establishment sa Barangay Kamputhaw sa lungsod ng Cebu. At hindi pa masyadong nakakahalubilo ang dentista at ang staff nito. Ang sekretary niya, nakikita niyo minsan? Oo, minsan lang. Ano sabi ng sekretary niya? Hindi din siya nagsasalita, na trauma. Ano po yung nararamdaman mo kayo? Natatakot for my safety as well, pero okay lang naman po. Kinilala ang biktima na si Dr. Charles Sia. Dinala siya sa ospital matapos magtamo ng mga sugat sa dalawang mata. Andito nga tayo mismo sa labas ng clinic kung saan naging biktima ng pananaksak sa kanyang mga mata ang isang dentista. Sarado ito sa ngayon at walang tao sa loob. At ayon nga sa inisyal na investigasyon ng PNP, ay dalawang lalaki ang may suot na jacket at mga face mask ang pumasok at nagpanggap pa ng mga delivery rider. Ayon sa PNP, 10 minuto nagtagal sa clinic ang mga suspect bago tumakas sakay ng motor. For stabbing the eyes of Dr. Sia, he was pinalo muna siya nung dalang firearm nung suspect before siya tinusok, which resulted to having a disorientation of the victim. Sa ngayon ay tinitignan pa ng PNP ang lahat ng posibleng anggulo ng krimen para matukoy ang mga suspect. Tinitignan din nila kung may mga CCTV sa lugar. Swerte namang nakaligtas ang doktor na stable na ang kalagayan sa ngayon. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza para sa Bayan